Magandang araw po muli, welcome po sa WP Starter. Sa video ito, nais ko pong magturo kung paano po natin i-check ang ating website sa iba't ibang size ng browser, including the responsive and the mobile devices. So, using the development tool ng browser. For example, for Chrome and Firefox. So, bago po tayo magpasimula sa ating tutorial, I encourage ko po kayo na mag-subscribe sa aking channel kung bago po kayo sa page na ito. Okay, so let's start po. Akin pong ituturo sa inyo yung step-by-step process. Actually po, napaka-useful po nitong tool na ito na ating pag-aaralan sa video ito dahil halimbawa po ay wala kayong actual device like iPhone, iPad, tablet, or any devices na pwedeng magamit para i-check ang inyong website sa iba't ibang uri ng browser. So, itong tool na ito ang tutulong sa iyo para masigurado mo na ang iyong website ay nagdi-display properly in different browser or different size of the browser. Tayo po ay magpasimula. So, una ay i-browse natin ang ating website sa ating browser. For example, this one. Ilagay natin ang ating URL doon sa ating browser. Then, after that, i-browse natin. I-check natin yung display. Then, okay, so the next thing is right-click po natin, then punta tayo sa inspect element, ito, inspect, then click that. Okay, so i-click po natin ito, itong icon na ito for device toolbar. I-click po natin yan. Okay, tingnan po natin. May option po dito sa taas, i-check po ninyo itong option. For example, gusto nating i-check yung ating responsiveness ng ating website. So ang gagawin lang po natin ay i-select natin dito yung responsive, then mapupunta tayo sa area na ito. So to manage ano yung i-manage natin yung size ng screen ay maaari po nating gamitin itong area dito. Maaari nating i-drag, okay, para makita natin yung kanyang display sa size. Nakita natin dito yung size, makita niyo. Okay, so pwede ninyong i-change dito directly or pwede ninyong i-drag lang dito kung anong gustong size, anong size ang gusto ninyong i-check yung inyong website. So makita ninyo, okay? So okay. Flexible po 'yan. Okay, so halimbawa kung ililiitan naman ninyo, okay, i-drag lang ninyo yung area na 'yan. Then kung gusto ninyong itingnan yung mga sizes, yung mga zoom functionality, dito ninyo i-click dito sa area na ito. I-check natin sa mobile or for example iPhone, iba't ibang sizes ng iPhone. I-click lang natin dito, then hanapin natin yung for example iPhone 6, 7, 8. Click natin yan. Okay, so yan na po. Kita po ninyo ang display ng website sa iPhone 6, 7, and 8. Okay, 100% po natin. Okay, kita ninyo. Diba? Okay, so for example, sa iPhone Plus 6, 7, 8, kita ninyo. Okay, so dito lang po tayo mag-check. I-check natin dito, halimbawa iPhone X. Okay, iPad. Kita ninyo, iPad Pro. Okay, automatic siyang nag-resize based doon sa ating chine-check na devices. Galaxy. Okay. Kita po ninyo yan. Okay, so dyan lang po natin i-check yan. So, okay. So, yan po. Ang pag-check ng ating website sa iba't ibang
uri ng devices or sizes ng browser. Okay, so punta naman po tayo sa ating Firefox. Okay, so nito pong Firefox natin. So, ang gagawin po natin ay same lang po din doon sa Chrome. Okay, right click, inspect element. Okay, then makita po ninyo itong icon dito, same doon sa Chrome na ating ginawa kanina. I-click lang po ninyo ito. Then, okay, makita ninyo na resize ang ating page based doon sa okay, size na ating sinelect. Okay, so may mga option po tayo dito na pwede nating gamitin to check the devices, ano, yung ating mga same doon sa Chrome kanina natin nakita. Okay, so pwede po ninyong directly i-add dito yung inyong sizes at it will automatically adjust based sa inyong inilalagay na sizes. Okay, so for example, landscape. Okay, i-click lang po ninyo yan, yung icon na ito, to landscape the view ng inyong website or ng inyong site sa responsive ninyo. Okay. Okay, so yan lang po. Napaka-simple at napakadali po. At malaking tulong po ito para sa inyo, lalo-lalo na sa mga nagpapasimulang mga developer. So, I hope na nakuha po ninyo at nakita ninyo yung buong process. Okay, so maraming salamat po at huwag po ninyo kalimutan mag-subscribe sa aking channel para sa marami pang video tutorial about web development and WordPress. Maraming salamat and magandang araw.